Then guys, gagamit tayo ng 1/2 kilo ng pork meat. So ini-slice ko na siya sa maninipis lang. Ngayon, tatadarin ko ng konti para maging tender siya at mabilis lumambot kapag niluto na natin. So ayan guys, set aside muna natin yung ating pork meat and magpe-prepare na tayo ng para gagamitin natin sa pang-marinate. Okay, gagamit tayo ng 3 pirasong calamansi, tapos 1 pirasong red onion. Ayan, kung wala kayong calamansi guys, pwede naman gumamit ng lemon or lime. Ngayon, hiwain lang natin yung sibuyas ng maliliit. Ayan, tapos gagamit din tayo ng 2 pirasong bawang, hiwain din natin siya ng maliliit. And guys, lalagay na natin yung ating karne sa isang bowl. Then inimix na natin ngayon yung sibuyas, tapos bawang, and yung calamansi juice at 1/4 cup ng soy sauce. Tapos ground black pepper, mix lang natin guys ng konti. And naglalagay tayo ng 1 tablespoon ng flour. Yan, mix natin hanggang sa mahalo ng mabuti yung ating ingredients. Lalagay na natin siya sa ating pan. Ayusin lang natin. Lulutuin natin siya guys sa medium heat lamang. Okay, so lagyan ko muna siya ng 1 cup ng water para papakuluin natin. And hayaan muna natin siyang maluto. Tapad lang natin hanggang sa lumambot yung ating karne. Habang inaantay natin yan guys, hiwain ko muna yung white onion. Ito yung gagamitin nating pang toppings, tapos gagamitin natin din yung iba sa pagigisa mamaya. Ayan, so hiwa-hiwalayin ko lang muna siya guys. Okay guys, from time to time, kailangan din natin i-mix yung ating niluluto para hindi naman siya masunog sa ilalim at maging pantay yung pagkakaluto natin. So ito na guys, luto na yung ating karne. Okay, so malapot na rin yung kanyang sabaw and malambot na rin yung karne. Actually, lalambot lang talaga kaagad yan kasi manipis lang yung pagkakahiwa natin. Yan, set aside na natin siya, tanggalin natin sa apoy. And lalagay ko na muna yung ating frying pan, lalagyan ko ng cooking oil. And guys, painitin lang natin saglit. Tapos ilalagay na natin yung kalahati ng white onion. Igigisa natin siya. Ayan, design lang natin. Tapos ilalagay ko na yung karne. Pero kailangan hindi natin isabay yung sauce nito. Ayan. So set aside ko lang yung sauce. Gagamitin natin yan mamaya. So piprituin ko yung ngayon yung karne kasabay ng white onion hanggang sa maging golden brown siya. Okay, so ayan, luto na. Golden brown na yung ating karne. Lalagay lang na natin siya sa lalagyan, guys. Sabay na natin yung oil kasi nagpapasarap din yan. Tapos, yung sauce kanina, ilalagay na natin siya ngayon dito sa ibabaw. Ayan. So, ito yung magpapadagdag sa lasa ng ating bistek Tagalog. At lalagyan ko na rin ng toppings na white onion pa rin. And guys, eto na, luto na. Ang bango. Sarap! And guys, luto na yung aking ginawang ulam. And guys, oh, sarap yan guys. Titikman muna natin siya guys. Guys, napakasarap yung guys. Palambot yung ating karne and tamang-tama lamang yung halat at asim niya yung calamansi sa kanong toyo. Ayan. So, napakasarap yung ulam. Kung nagustuhan niyo yung ating videos ngayon, huwag mong kakalimutan guys na mag-subscribe. Click mo na rin po yung ating notification bell para lagi kong updated sa ating mga bagong uploaded na video. So, hanggang sa muli ka tropa. Maraming maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod muli. Thank you. Bye.